So puro bara na yung kanyang daluyan ng coolant. So pag ganyan, hindi makakadaan yung coolant nyo, so mag-overheat talaga yung inyong makina. Okay, so Honda Click naman tayo. So issue nito is lagi siyang nag-overheat. So ilang beses na daw nag-overheat or na-overheatan nito yung may-ari. Okay, so nakailang palit na daw ito ng coolant. So kanina, sinalina na rin ulit natin siya, and then kumaawa siya dito. Okay, so isa yon sa sign na yung kanyang head gasket is singaw. Okay, so ngayon, check natin yung head gasket nito, and then tatap overhaul na rin natin para makita natin kung ano talaga yung kanyang sira. Okay, so baklasin lang natin yung kaha niya, and then update ko kay mama. Okay mga sir, so update. So nabunot na natin yung kanyang block tsaka yung kanyang heads. Yan. So ito yung kanyang head. And then dito tayo may nakitang problema sa kanyang block or sa bore niya. Tingnan natin kung makikita sa camera. So meron na siyang mga hairline sa loob. So hindi lang masyadong kita sa camera, pero malalalim na yung mga guhit na yan. So yung mga hairline na yan, so lusot na dyan yung kanyang mga oil. Nagre-reflect kasi sa ilaw kaya hindi masyadong kita. So papalta natin to. And then kasi may nakita pa tayong isang problema sa kanya. Pag open natin ito, pag bunot natin, walang tayong flashlight. So yan, ilawan ko na lang ng flashlight para makita nyo. So yung loob ng kanyang, yung jacket ng kanyang bore o block ay puro dumi na, puro alibaba na. Ayan, may mga nanigas na na kulang. Sundutin natin para makuha. So ito. So meron na siyang mga nanigas na coolant sa loob. Yan. And then itong kanyang head is may mga nanigas na rin na coolant dun. Nataklo ba na yung daanan ng coolant niya dahil dun sa mga coolant nanigas. Ayan o, so matigas yan. So dapat kasi open yan para makadaan ng maayos yung coolant. Yan. So mga nanigas na yung coolant. Kaya mas maganda po kung magpapa-maintenance sa'yo kayo, sama nyo na rin yung sa coolant, papalitan nyo ng bago every magpapa-full PMS kayo. Mga nanigas na. So matilos po yung ating ginagamit, pero hindi pa rin siya matagal sa sobrang tigas. Okay, so hindi ko napapakita sa video, so tatagal, ilinisin na lang natin yan mamaya. And then ito. So yan. So itong hose na to, so doon kasi nakapansin din natin na andun yung halos yung mga dumi niya, doon ang gagaling sa hose na yon. Yan. So check natin tong hose na to. Tingnan natin, baka meron na rin yung mga dumi sa loob. So yan. So pagtagkal niyan, ipihitan niyo lang to, press niyo. And then hulahin niyo pababa. Oh, yun. So puro bara na yung kanyang daluyan ng coolant. So pag ganyan, hindi makakadaan yung coolant nyo, so mag-overheat talaga yung inyong makina. Yan no. So puro mga nanigas na coolant. Ngayon, naglabas na sa loob yung iba. Ayan na guys. So para na siyang dumi ng, ayan na, para na mga putik. Pero yan po ay coolant na nanigas. Sigurado yun yung dahilan nito, kaya siya laging nag-overheat. Kasi hindi na makadaan dito yung coolant. Nabablock na nung mga dumi niya. Okay? Kaya siya laging nag-overheat. At nasunog na rin yung kanyang head gasket. Nagli-leak na yung coolant. So palitan natin ito ng bago. So pakita ko na lang mamaya yung mga ipapalit natin. So balik ako mamaya. Okay. So dagdag ko lang guys, yung palang tinagkal natin na hose. So kung ngayon ko lang na-check, ayan no. So barado na rin siya. Okay.
So talagang kahit anong palit ng coolant dito, mag-overheat at mag-overheat siya kasi hindi siya magbo-blow ng maayos. Yeah. So che-check na rin natin lahat ng hose nito para masigurado natin na walang dumi or baharang dun sa kanya hose ng coolant. Yan na. So update ko kayo mamaya pag natapos na natin tong linisan. Okay mga sir, so ito yung mga parts na ilalagay natin. So Honda genuine na black or bore. Yan. And then papalitan na rin natin syempre ng base tsaka head gasket. Parehas Honda rin yan. And then yung kanyang piston set. Yan. Okay mga sir, so update. So naikabit na natin yung kanyang bagong black. Pakita ko lang. So yan. Yo. So nakabit na natin. Nabuo na rin natin yung kanyang head. Yan. So ngayon gagawin naman natin is lilinisin natin tong kanina pinakita ko sa inyo na hose. So lilinisin natin tong hose na to. Yan. So mapakikita nyo sa loob, sobrado na siya. Kaya hindi naikot yung kanyang kulan. So mga latak ng kulan. So malamang matagal na itong nag-overheat. Kasi yung tubig, pag nagpakulo kayo, di ba may mga naiiwan na latak sa ilalim. So malamang ganun yung nangyari dito. So matagal sa katagal na nag-overheat niya. So naipon ang naipon yung latak ng kulan dito. Yan. Guys, update. So yan, nalinis na natin yung kanyang hose. Yan. Okay. So ngayon, babalik na natin ito doon sa kanyang motor. Tapos update ko kayo mamaya. Okay mga sir, so update ito sa ginagawa natin na click. So naayos na natin siya and babalik na lang natin yung kanyang. Okay na mga sir.